dad, may partner, at mayroong dalawang anak. Sa ngayon po, wala po akong trabaho. Isa po akong may bahay. Nagpag-alaga ng dalawang anak at saka po ng kwarto. Medyo halo siyang malungkot, may takot na mayroong maraming realizations. Nung una, parang pakiramdam ko, ready, kasi meron akong konting naitabi. Kasi marami na akong plano nun. Bago pa mag-pandemya, nag-resign na ako kasi mag-inegosyo na sana. So yung naipon ko na pera, hindi ko siya nagamit sa business kasi nga nag-lockdown. Tapos wala kami source of income. So ang nangyari, yung naipon ko, yun yung nagamit namin. Para sa gatas ng anak ko, saka yung pang-araw-araw namin. Tapos although wala pang binabayarang kuryente tsaka tubig noon, hindi naman din ganun kalaki yung natabi ko para magkasya. So talagang inano ko siya, binadget ko siya mabuti. Inipit ko din hanggat maiipit. Medyo nahirapan ako kasi sa pagkain. Kasi medyo hindi ako kumakain ng mga processed food ganun. So talagang kailangan pagkasyahin ko kung ano yung naipon ko. Para makain ko pa din yung pagkain lang na kinakain ko, plus yung gatas ng anak ko, ayoko magpalit ng gatas. Gusto ko yung palin yung gatas niya. Tapos yung sa panganay ko at sa partner ko, yung palin kinakain nila. Pero sobrang kailangan maging creative ka para mapasarap mo pa rin yung pagkain kahit hindi na kompleto yung mga sangkap. At saka kailangan yung manood ka rin ng mga kwento ng iba kung paano nila pinagkakasya yung budget nila para magkaroon ka din ng idea. Tapos medyo nagkaroon ako ng mga anxieties kasi meron akong goiter, hindi ako makapagpa-check up. Parang may mga times na sobrang ina-atake ako ng kung ano-anong mga negative na bagay. Doon yung pinaka-nakakatakot na time sa akin. Hindi ko alam kung anong, parang isip na ako ng isip na kung ano yung pwedeng mangyari. Napaparanoid ako sa COVID. Sobrang takot na ako lumabas. Nung baka mapaiyak ako. Sobrang takot ko na lumabas, tapos kung ano-ano na yung naiisip ko noon. Lahat na pag nilalabas ng bahay, may ready ng sabon, may ready ng tubig, lahat. Bawal na yung pumasok ng bahay, hindi kayo dumadaan dyan. Tapos, ligo ako, ganyan. Kasi iniisip ko, yung anak ko, ayokong dumating yung araw na hindi ko maiyayakap. Yung isipin ko lang yun. Napaparanoid ako, lalo na yung maliit kong anak, pag hindi ko siya maiyakap, pag nagka-COVID ako, hindi ko siya makakasama, yung panganay ko, gano'n. Sobrang natakot ako nun. Tapos isang beses, nag-chat ako kay pastor. Sabi niya may prayer vigil kami ng 8 p.m. Ayun, sabi ko sa mga kasama ko sa bahay, bigyan niyo muna ako ng time na tahimik lang. Tapos yun. Doon, inisip ko yung mga magagandang bagay na dala ng quarantine. Laging may positibo dapat sa lahat ng bagay. Laging may positibo. Tapos, magmula noon, pag-gising ko, laging unang-unang sinasabi ko sa pinuho ako sa bibig ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagising ako. Thank you, Lord. Kasama ko yung anak ko. Kasama ko yung partner ko. Thank you, Lord. Maganda yung sigat ng araw. Thank you, Lord. Naririnig ko yung mga huni ng mga ibon. Thank you, Lord. Payapa yung paligid. So doon nagsimula yung unti-unting pagkawala ng mga anxieties ko. Tapos doon ako medyo nag-relax. Tapos si Pastor, merong nag-ano ulit sa fellowship. Nag-a-attend na ako sa Sunday fellowship. Saka yung sa 7 p.m. Yung sa Happy Hour, chika ka. Yun, malaking tulong yun sa amin. Lalo na sa akin. Kasi iba kasi yung nagagawa ng fellowship kaysa yung nasa bahay ka lang. Tapos, lahat ng mga kasama mo may mga kanya-kanyang mundo. Yun, doon ako mahawak. Yung mga nakasanayan ko na noon, although hindi physically nakakapag-church, pero kapag nakaka-attend ako ng Sunday fellowship, at saka nung sa gabi, yung kapinan, at chikahan, yun, sobrang gaan sa pakiramdam ko. Tapos yun nga, yun, palagi na ako nagpapasalamat sa umaga. Tapos kapag may tahimik na oras, busy yung mga anak ko, yun, kinakausap ko si God. Papasalamat ako lagi. Pagpapasalamat, dun ko sinisimulan yung pakikipag-usap ko sa kanya.
mix siya ng takot, ng pag-asa, realizations. Mm-hmm. Siyempre, may mga masasaya din. Ano kung dalawang Bible verses na ito talaga yung pinakahawakan ko nung itong buong quarantine. Yung Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung pangalawa, yung verse 11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. So, alam naman natin lahat na mahirap yung source of income sa lahat kasi nga nagkaroon ng lockdown. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi talaga niya kami pinabayaan. Sa kabila ng mahihirapan ng iba na magkaroon ng income, nagkataon naman or talagang binless ako ng Panginoon na meron akong hawak bago mag-pandemya na napagkasya din namin. Salamat din sa mga blessings na pinadala ni God galing dito sa church. Galing sa government, nakatanggap din kami ng tulong. So, hindi talaga kami pinababayaan. Hanggang ngayon, hindi kami pinababayaan. Sobrang daming blessings. Siya, kailangan mo lang talaga tignan lahat ng bagay ay maliliit, malalaki, lalo na yung mga maliliit. Kasi yun yung magpapaalala sa'yo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan, hindi ka pababayaan. At saka, ang dami-dami palang blessings. Ang dami palang blessings na hindi mo napapansin. Kasi nakikita mo yung pandemya na parang ang laki-laki. Pero pag nagsimula ka pala dun sa mga maliliit na bagay, dun mo pala makikita na ang dami-dami palang blessings nila. Nakasama ko yung anak ko, yung panganay ko, na hindi kami nag-uusap. Ngayon, lagi na kami nag-uusap. Lagi na siyang nagkukwento sa akin. Kahit maliliit na bagay ngayon, kinukwento niya na sa akin. Tinatanong niya na ako kung ano yung opinion ko. Tapos, tinatanong niya na ako kung okay ba yung ganito, okay ba yung hindi ganito, yung ganon. Sobrang na-appreciate ko kasi hindi yung ugali ng anak ko. Hindi kami talaga palausap kahit magkasama kami sa isang bahay. Tapos ngayon na magkasama na kami sa bahay maghapon, nalalaman ko na yung gusto niya, nalalaman ko na yung ayaw, nalalaman ko na yung nararamdaman niya. Sobrang important sa akin noon. Tapos yung pinaka-recent lang, na sinabi niya sa akin na nakakaramdam din pala siya ng mga anxieties, tinatago niya lang din sa akin. Tapos nasabi ko rin sa kanya na nahihirapan ako pala isamahan siya. Nagkaroon na ako ng courage na pagtapat sa kanya yun, nahihirapan ako unawaan siya kasi hindi siya nag-open up sa akin. Yun, lahat yun ngayon ang nangyayari ng quarantine kasi sobrang magkasama na kami buong araw na hindi ko noon na ibibigay sa kanya kasi trabaho ng trabaho. Tapos yung verse 11, yung anumang kalagayan na naroroonan, iniisip ko yung ano bang ibig sabihin ng makontento? Ano bang ibig sabihin nung verse na yon? Dapat ba makontento na lang ako ng ganito? Wala akong trabaho. Dapat ba makontento na lang ako na lagi lang humihingi sa partner mo? Ganun. Narealize ko na hindi pala yun. Na nagpapasalamat ako sa kalagayan na ganito kasi naging maayos na akong nanay sa mga anak ko. Nabibigay ko na sa kanila yung time ko. Tapos yun lang yung sa maliit ko. Ito kasi yung growing up stage na kailangan nakatutok yung nanay na hindi ko nagawa din sa panganay ko kasi noon nagtatrabaho ko. Sobrang busy ko. Ngayon, nagagawa ko na dun sa maliit kong anak. So, sobrang precious nitong quarantine na to sa akin kasi ang dami-dami ko realizations. Ang dami-dami magagandang nangyari. Na-enjoy ko na yung tahimik na paligid kasi yung mga tao, walang tao sa labas. Sobrang gusto ko ng paligid na tahimik. Tapos na-enjoy ko yung oras ko kasama ko yung mga anak ko, nagtatawanan kami. Minsan nag-aaway, minsan nagpukulitan, halo-halo, na hindi ko noon madalas maranasan kasi nga nagtatrabaho ako. So, yun pa lang ibig sabihin ng verse na yun sa akin is, kung nandyan ka sa bahay, wala kang trabaho, maging mabuti kang ina, maging the best ka ng version ng mom na pwede ka, maging the best version ka ng partner na pwede ka, yung mga pangangailangan na hindi ko na po-provide noon. Kahit wala kang trabaho, hindi naman pala kailangan financial lagi. Meron palang ibang bagay na pwede kang i-provide sa family mo. So yun yung realizations na binigay sa akin ng mga verses na ito yung parang.